Ma, Trixie is not pregnant. Ginawa lang namin magpanggap dahil mahal namin ang isa't isa. Let's make love. Bulong niya dito. Bigla naman siyang hinampas nito. Gago, may mens ako. Ilang linggo na lang, ikakasal na sila. Mine, pumikit ka. I have something for you. Panira moment ka naman, Mine. Hindi pa nga kita natatanong ng will you marry me, wagas na ang tango mo. Kahit di mo na ako tanungin, yes na ang sagot ko. Nakatingin si Sophie sa kamay ni Trixie. Congrats, Axel. Ikakasal ka na pala. Kaya pala nakalimutan mo na ako sa ampunan. Hinintay kita. Halos araw-araw akong nag-aabang sa pagdating mo. Kasi diba, pangako mo, babalikan mo ako? Ikaw lang inaasahan ko para makaalis sa lugar na iyon, Axel. Pero dahil dyan, nakalimutan mo na ang mahigit 20 years nating pagsasama. Sino nga ba ako sa buhay mo? 20 years ko na din iniisip, nasaan ako dyan sa puso mo? At ano ako sa'yo? Umasa ako, kahit alam ko naman na wala akong panghahawakan sa'yo. Ilalabas naman kita doon, Sophie. Kagaya ng sinasabi ko na inaayos ko pa ang titirahan mo. At inalo-alo ang likod nito na pinapatahan ito. May kirot siyang naramdaman sa nakikita. Naiwan siya doong mag-isa. Nawari mo'y naging invisible siya sa lalaki dahil sa babaeng si Sophie. Axel, kala ko nalimutan mo na ako. Rinig ni Trixie na sabi ni Sophie nang dumaan siya sa sala kung saan magkadikit na magkadikit ang dalawang nakaupo sa sofa. Umismid-ismid siya na ginagaya ang mukha ng babaeng si Sophie. Siyempre, hindi naman mangyayari yun. Sagot naman ni Axel at ginulo ang buhok ni Sophie. Bigla naman niyakap ni Sophie ang binata. I miss you, Axel. Turan ni Sophie. Lalo lang naasar si Trixie sa pinapanood na eksena ni Axel at Sophie. Para tuloy siyang nanonood ng telenovela kung saan nagkahiwalay ang magkasintahan ng mahabang panahon. Miss din kita, Sophie, sabi pa ni Axel na hinihimas-himas ang mahabang itim na buhok ni Sophie. Dahil sa inis ni Trixie, ay natungga niya ang isang basong orange sa kanyang harapan. Ma'am, gusto niyo pa po ba? Biglay tanong sa kanya ng kasambahay nila Axel. No na po, manang. Nahihiyang sabi niya. Dito ka na muna magstay. Pinahanda ko na yung guest room, katabi lang ng kwarto ko, para madali mo akong mapupuntahan pag may kailangan ka. Nakangiting sabi ni Axel kay Sophie. Patuloy lang ang kanyang pagmamatsyag. Nariyan pa't sinasabayan niya ng kaunting pagpapapansin sa lalaki. Ngunit okupado ang isip nito at ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Wow, Axel, ang swerte mo talaga. Pero hindi na naman kailangan sa guest room pa. Sanay naman ako matulog sa tabi mo eh. Sabi ni Sophie at lumingalinga sa paligid. Nawari mo'y nag-o-observe sa paligid. Nagtama pa nga ang kanilang mata at kita niya nang umismid ito sa kanya. Nang marinig ni Trixie ang tinura nito, ay agad nag-igting ang kanyang mga ugat sa utak. This bitch is crossing the line, sabi ng isip niya. Hindi na siya nag-atubili pa at lumapit na sa lalaki. Hindi lang basta-basta lapit, kundi niyakap niya ang dibdib nito. Oh, mine, I'm sorry, I forgot about you. But by the way, this is Sophie, my one and only bestie. Sophie, this is Trixie, my girlfriend. Pagpapakilala nito. Ngumiti lang siya sa babae. Naginantihan din siya ng ngiti nito. Hi, maikling sabi ni Sophie. Hello, awkward naman niyang sagot. She will stay here, mine. For the meantime, na inaayos ko pa yung unit na kinuha ko for her. Sabi ng binata. Really? Let's catch up sometime and have some chit-chat. You know, girls thingy. Nakangiting sabi niya dito. Mukha naman itong syunga na nakanganga. Mine, she's not that fluent in English. So, you would mind if you talk in Tagalog when she's around? Salo ni Axel dito. I'm sorry, my bad.
Sabi ko magkwentuhan tayo minsan, yung usapang babae ganon, chismisan, ulit niya sa sinabi niya. Oh sure naman, why don't naman diba? Sagot nito na tumatawa pa. Why not, hindi why don't, gaga. Pagkokoreksyon niya dito sa isip niya. Wala naman sila masyadong napag-usapan dahil biglang nagdemand ng pagkain ang loka. Gutom daw siya sa biyahe kaya naman nagpaluto si Axel ng mga pagkain. Nakaupo sila sa hapag habang siya ay nasusukang nakatingin sa sandamakmak na pagkain sa harap niya. Seriously, mauubos natin to, tayong tatlo lang? Tanong niya sa dalawa. Nang mapalingon siya sa dalagang si Sophie, ay halos tumulo na ang laway nito. At luwa pa ang mga mata na nakatingin sa pagkain. Axel, hindi mo naman nasabi na fiesta pala dito? Sabi nito. Napatawa siya dito. Hindi naman, di ba mine? Pagbara niya dito. Yeah, hindi, pinahanda ko yan para sa'yo. Sige na, kumain na tayo. Sabi ni Axel. Siya naman ay dinampot na ang kutsara at handa nang kumuha ng kaldereta. Nang pigilan siya ni Sophie, napataas ang kilay niya nang palisin ito ang kamay niyang nakahayas sa kaldereta. Magdasal muna tayo, sabi nito at pumikit pinagdaop ang dalawang kamay. Napatingin naman siya kay Axel na pumikit na rin at ginaya ito. Kitang-kita niya nang habang nakapikit si Axel, ay ngumiti ito ng kakaibang ngiti na ngayon niya lang nakita. Parang ngiti ng papuri at taus-pusong saya. Nakaramdam siya ng kaunting selos dahil doon. Natapos sila sa pagkain na halos masimot ang mga nakahandang pagkain. Patay gutom pala, bulong ni Trixie. Mula magsimula sila sa pagkain ay wala siyang imik. Habang ang dalawa naman ay todo sa kwentuhan at tawanan. Bigla ay nawala siya sa hulog at nakaramdam ng pagka-off place. Dahil para sa dalawa, ay para siyang isang multo na hindi nakikita. Nang matapos siya kumain, ay tumayo na siya at naglakad paalis sa hapag. Busy pa rin ang dalawa sa pagkikwentuhan. Habang naglalakad, ay nagbibilang siya ng bilang hanggang 10. At hinihintay niyang tawagin siya ng lalaki o tanungin man lang saan siya pupunta. Pero nakabilang 20 na siya ay hindi siya nito tinawag. O marahil ay hindi na nito napansin ang kanyang pagtayo. Sa asar niya ay dali-dali siyang pumunta sa kwarto ng binata at kinuha ang cellphone at bag at dere-derecho siyang naglakad. Nang pagdaan niya malapit sa pinto ng dining area, ay sinadya niyang lakasan ang paghakbang para tumunog ang suot niyang sandal at mapansin siya ng lalaki. Pero wala lang ito. Huli niya ang mata ng dalagang si Sophie nang lumingon ito sa kanya. Umasa siya na aabisuhan ito ang lalaki sa pag-alis niya. Pero wala siyang narinig dito. Sumakay na siya sa kanyang sasakyan at umalis sa lugar na iyon, na maluha-luha dahil sa matinding tampo. Dumiretso siya sa bahay nila para magpalamig ng utak. Siguro naman, pag nag-isa o 2 oras, mapapansin mo din na wala na ako, sabi niya pa, nang makatungtong na sa loob ng kanyang bahay. Medyo na-miss niya din ang kanilang bahay. Isang linggo siya sa poder ng lalaki. Lumanghap siya ng hangin. The Marius scent, I miss this, sabi niya. Hoy, welcome home, kamahalan. Biglang sigaw ni Betty na lumabas sa pinto galing kusina. May hawak pa itong orange. Halata na ang pamumukol ng tiyan nito. Nakasuot na rin ito ng dress na pangbuntis. Uy, feel na feel ang pagbubuntis, besh? Puna niya dito. Shh, huwag ka maingay, baka magising si baby. Sabi nito na hinimas-himas ang tiyan. Gaga ka talaga, sabi na lang niya at tumawa pa. Oh, anong naiisipan mo at napauwi ka? Kala ko seryoso ka na sa pakikipag-live-in. Tanong nito na nakataas ang kilay. Nawari mo'y asong may nalalanghap na chismis. Wala lang, I miss home, you and dad.
sabi niya lang at lumakad na papunta sa kwarto niya. Nakasunod naman ito. We, I know you, Trix. Kahit pa pumikit ako, I can feel the bad energy from you. Sabi nito na nakikipagsukatan ng tingin habang sinasamual sa bibig ang Orange. Umaandar na naman ang pagiging mangkukula mo, Betty. But yeah, may epal sa relasyon namin. Ayaw niya man sabihin dito ay wala na din siyang magawa. Matalas ang pang-amoy nito at wala naman siyang ibang kaibigan na pwedeng pagkwentuhan ng mga nangyayari sa kanyang buhay. Oh, ay ano nga, kwento na. Apuradong sabi nito at humiga sa kama niya. Siya naman ay kumuha ng damit sa closet niya at nagbihi sa harap nito at nagsimula na siyang magkwento. Matamang nakinig naman ito hanggang natapos ay tahimik ito. May mali talaga, Besh. That woman will be a hindrance, believe me or not. Ano ka mo? Nawawala ka sa paningin ni Axel dahil sa kanya? Ay, iba na yan, sis. Iba yan. At bestie ka mo? At nagtatabi sa pagtulog? My God, baka may mas malalim pa dun, Trix. Kailangan mo mag-imbestiga. Mahabang sabi nito, matapos ang kwento niya. Parang mas triggered pa ito sa kanya. At may pagkurot-kurot pa sa unan habang nagsasalita. Hindi naman siguro, Betty. Magkababata sila at lumaki sila ng sabay. Baka ganun lang talaga nakasanayan nila. At diba matagal silang hindi nagkita? Baka namiss lang talaga nila ang isa't isa. Defensive na sabi niya. Ang dating tuloy ay parang pinagtatanggol niya ang lalaki. Kahit pa sinasaksak na ng maraming karayom ang dibdib niya sa kaba na baka nga totoo ang sinasabi ni Betty. Bakit parang saliwa ang sinasabi mo sa nararamdaman mo, Trix? Sabi nito, sabay hawak sa mukha niya, para punasan ang tumulo na palang luha niya sa kanyang pisngi. Kalimutan na nga muna natin, bigyan natin sila ng oras. Speaking of oras, anong oras na? Sabi niya at tumingin sa wall clock. 4 na oras na ang lumipas at ni Tex ay wala siyang na-receive galing sa binata. Nanlulumong humiga siya sa tabi ni Betty at bumaluktot. Good night na. Tawagin mo ako pag kailangan mo ako, ha? Kuha lang ako ng pagkain. Sabi ni Betty at tumayo na. Huwag ka masyadong kumain, Betty. Baka masisaryan ka. Pananakot niya dito. Pero dinilaan lang siya nito at pakimbot-kimbot na lumabas. Naiwan siyang nakatitig sa kisame. Hating gabi na nang matapos magkwentuhan sila ni Sophie. Sobrang daming bagay na pinagkwentuhan nila dahil sa tagal rin nilang magkahiwalay. Basta saya lang ang nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Hinatid niya si Sophie sa kwarto nito para makapagpahinga na. At bago pa siya lumabas, ay niyakap siya nito ng napakahigpit para magpasalamat. Kaya naman, pumasok siya sa kwarto niyang malaki ang ngiti. Dahil pakiramdam niya ay nabawasan ang nasa bucket list niya sa mga dapat niyang i-accomplish. Nang makapasok siya sa loob ng kwarto niya, ay tsaka lang siya nakaramdam na parang may kulang. Nagpalingalinga siya sa loob ng kwarto at nakita niya ang engaged ring na binigay niya kay Trixie na nakapatong sa side table ng kama niya. Shit! Mura niya nang maalalang nasa mansyon nga pala ang kasintahan niya. Ang bobo mo, sabi niya pa. Nakalimutan niya na ito dahil sa pagka-excited sa pagdating ni Sophie. Mabilis na pumasok siya sa CR. Trix, are you there? Tawag niya bago pa siya tuluyang pumasok. Pero walang bakas ng dalaga doon. Bumalik siya sa loob ng kwarto at napansin niyang wala ang bag ng dalaga. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ito. Pero nang mapatingin na naman siya sa singsing, hindi niya tinuloy ang tawag. Kundi nag-isip siya, bakit iniwan nito ang singsing sa pag-alis nito? Tinawagan niya si Betty sa halip na si Trixie. Hello? Ano ba? Gabing-gabi na. Nagigising ang baby ko sa'yo. Bulyaw sa kanya ni Betty. Sorry naman, andyan ba si Trixie? Tanong niya. Oo, nandito siya. At galit siya sa'yo.
dahil halos maging multo na siya maghapon. Dahil hindi mo siya pinapansin, pinapasabi niya na i-enjoy mo daw ang buhay mo kasama ang so-called bestie mo. Sige, good night na, bye. Sagot nito at binaba na nito ang telepono. Napaka-immature naman, fine, magpapakasaya ako. Sabi lang niya at humiga na rin para magpahinga. Napabalikwas ng bangon si Trixie kinabukasan. Nanaginip kasi siya na nawala niya ang singsing na bigay sa kanya ni Axel. At nang pagtingin niya sa kamay niya, ay wala nga ang singsing. Tumili siya ng pagkalakas-lakas. Wala pang isang minuto ay nakapasok na si Betty na nagagahol. Ano ba? What happened? Ang aga pa! Reklamo nito at lumapit sa kanya. Chinek nito ang kabuuan niya. Betty, may engagement ring. Nalimutan ko sa kwarto ni Axel. Sabi niya nang maalalang pinatong niya sa side table bago siya maghilamos at umalis. Oh, edi kunin mo dun. Iwan ko sa'yo. Di ako makatulog ng maayos dahil sa inyo. Kumakamot sa ulong sabi nito at lumabas na para bumalik sa kwarto nito. Nagmadali naman siya mag-ayos para pumunta kina Axel at kunin ang singsing niya. Nang dumating siya sa mansyon, ay tahimik ang paligid. Sa front door siya dumaan at dumiretso sa kwarto ng binata. Inaasahan niyang tulog pa ito, kaya hinay-hinay siyang pumasok sa kwarto. Pero wala na ito doon. Kinuha na niya ang pakay niya. Paglabas niya sa kwarto, ay nakasalubong niya ang kasambahay. Si Sir po ba, ma'am? Nasa pool po, nag-swimming kasama si Ma'am Sophie. Sabi nito, maski hindi pa siya nagtatanong. It's strange, sigaw ng utak niya. Parang may gusto itong sabihin. Kaya nagmadali na siya at pumunta sa pool area ng mansyon. Ano kayang eksena ang maabutan ni Trixie? Abangan ang susunod na istorya.